Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel! And for today's vlog, I am so excited to share this with you. Uuwi nga pala tayo ng Pilipinas, cause why not? Today is October 28th and we are going to the airport. Today nga pala guys yung pauwi ko ng Pilipinas. And I'm so excited kasi uuwi na naman tayo after 1 year. Actually, hindi nga 1 year eh. Parang 11 months lang. Best feeling ever talaga to para sa mga OFW na katulad ko. Super happy dahil makikita ko na naman yung family ko. And wait, there's more! At first time ko din makikita ang SB19! You heard it right, guys! First time nating makaka-attend ng concert ng SB19! Ayan, habang nasa airport na ako, mag-i-story time tayo kung paano ko nakilala ang SB19. If I'm not mistaken guys, it was June 2023 nung una ko silang nakita sa TikTok. Palagi kasi sila yung laman ng FYP ko. So, na-curious ako and then pinanood ko sila. And sakto namang pagtatag-ira pala nila to. Grabe, I didn't expect to see myself fangirling like this again. The last time I became a fan of a local artist, parang starstruck era pa, tapos Mark and Jen pa yun. High school days pa nga. Tapos ngayon kung kailan nasa 30s na ako, saka pa ako naging fangirl. Cause why not, diba? Ang dami kaya nilang fan na halos older pa sa akin. May mga seniors at Coco Gento pa nga. So ayun na nga guys, kaka-check ako, andito na pala ako sa Riyadh International Airport. Meron kasi akong 3 hours na connecting flight, so maghihintay pa ako ng 3 hours dito. At dahil dyan, itutuloy ko na ulit yung kwento ko. So I got curious and I followed them on their social media accounts. Ay nako, pinanood ko talaga ng non-stop yung mga videos nila. Ako lang pa 18 yung na-addict manood ng mga videos nila online na halos abutin na ng madaling araw. I'm sure ako hindi. Yung halos ginawa ko ng marathon yung mga videos nila, sobrang nakakawala lang ng pagod at stress. Ang saya lang nilang panoorin, lalo na sa mga OFW na katulad ko, na malayo sa pamilya. Happy Pil, ika nga nila. And to cut the long story short, naging 18 ako, / CC real quick. I fell in love sa Gento, and to their other pagtatag-era songs, hanggang sa binalikan ko na yung mga ibang EP nila. Which never disappoints dahil lahat ng songs nila ay talaga namang magaganda. Hanggang sabi ko sa sarili ko, how I wish makapanood din ako ng concerts nila and ma-experience yung saya na makita sila mag-perform in person. So I prayed talaga na baka sana pag-uwi ko this October makita ko sila in person. And hoping na baka nga may ganap sila since mag-anniversary sila. And then one day nag-live sila sa YouTube and nag-announce nga na may concert sila this coming October 30. And I was so shocked dahil yung same day na yon, yun din yung araw ng arrival ko dito sa Manila. And so I grabbed the opportunity at bumili ako agad ng ticket. I was torn on buying VIP ticket pa nga pero naisip ko na baka hindi ako umabot since 2 PM yung lapag ko dito sa Manila. Then nung nagbook na ako, halos sold out na lahat, lower box na lang yung natitira. So, I don't have a choice, kaya kinrab ko na yung lower box para at least secured na yung ticket ko. Ito nga pala guys, yung view ko sa lower box, section 206, port 15, seat number 3. Dumating nga ako dito ng 5 PM. Ang dami din palang ganap no, habang naghihintay. Marami din talaga silang pa-games, kaya sobrang saya ng mga 18s at lahat ng mga tao na nandito. Nakakatawa talaga dahil sobrang support ng mga 18 sa SB19. Sa mga time nga na to, konting oras na lang hinahantay natin at mag-i-start na nga. Ready na ba kayo guys? Tara, samahan niyo akong panoorin ng mga ganap today. Grabe guys, intro pa lang yun ah. Grabe na magsigawan ng mga fans. Paano pa kaya pag nag-start na? At sila na yung kumakanta.
Ayan na guys! Oh my god! Grabe din ang lakas din na nandating itong si Pablo sa personal. Oh my god, Pablo! Final na talaga to, Pablo. Bias record na talaga kita. Uy, Josh. Ano ba? Isa ka pa. Ghostel, ipakita mo kung sino ka. Kabuja! Ayan na nga, at tinapos na nga po niya ang laban! Si Mr. No Rush, I can do this all day pala to eh! Grabe talaga to mga batang to, walang tapon, lahat panalo! Maganda na yung unang version ng Gento. Mas pinaganda pa yung susunod na version. Grabe na talaga sila. Nagsiset sila ng mataas na standard. Tapos, kaya pa nilang taasan yung standard na yun. Gabuja, ipakita mo kung sino ka. Grabe naman yan, Pinuno. Sobrang angas mo naman. The most charismatic member of SB19, Josh.
yung balastik dulo ng SB19 Kentel! Grabe yung performance nila nito, guys. 17 minutes to straight, walang pahipahinga. Tapos dito pala guys, nag live show break sila. Grabe tuwa namin kay Ken at kay Justin. Sila kasi yung introvert sa grupo pero sobrang galing mag-host. Sobrang entertaining. Grabe ka talaga Ken. Ano pa ba yung hindi mo kayang gawin? Kita niya ba yan guys? Grabe, sobrang daming sumusuporta sa kanila as in. Halos na puro talaga nila yung Araneta Coliseum. Sobrang worth it naman talaga nilang stand. Grabe. Grabe mag-fan service tong mga batang to. At syempre, sobrang babait talaga. Sulit na sulit yung 3,000 pesos ko. Sobrang worth it yung binyahe ko ng halos 24 hours. Looking forward pa rin ako na makapanood ulit ng next concert nila. Wishing and hoping na sana VIP tickets na tayo! Thank you for inspiring us, SB19!
Thank you everyone for watching. Bye-bye!